Kasi kailangan mo ng ano eh, kumpletong kamay ba para magawa mo yung pagsuswimming ng maayos. Yun na may kita na sa akin kasi wala akong kamay. Pero kaya kong lumangoy na yung easy lang. Ako po si Ernie Gawilan, 26 years old na po ako. Ako po ay taga Bukidnon. Nung yung kwento po ng kapansanan ko, yung nanay ko po kasi nag-ibang bayan siya para magtrabaho. Tapos may nakilala siya doon na lalaki, yun yung tatay ko. Eh doon kasi sa lugar namin may asawa na siya doon. Nung nalaman niyang buntis siya, nilaglag niya ako para hindi malaman ng asawa niya na buntis siya doon sa ibang bayan ba. Tapos yun, kaya nagka-dependensya yung ano nung pag-anak sa akin. Bali pinanganak po ako na walang paa. Saka isang yung apat na daliri wala sa akin. Lumaki lang po ako sa ano, piling ng lulu at sa lula ko. Dati pinapayuhan ako dati na dahil may kapansanan ako, dapat magpursige daw ba. Kung ano yung mga magagandang opportunity na ano, tanggapin ko daw. Kaya parang yun na rin ang mga nag-udyok sa akin na sige, makipagsapalaran na lang. Hindi ko talaga in-expect na magkaano ba yung sa swimming pool kasi nasa bundok nga ako eh. Wala namang swimming pool sa bundok. Kasi may ano sir, may nakakita kasi sa akin na foreigner yun eh. Dinala niya ako doon sa foundation sa Our Lady of Victory. Tapos sabi niya, dito ka lang muna pagpapaaraling kanila para maganda yung kinabukasan mo. Bago din ako napasok, dumaan muna ako sa larong ano, 3 years siguro bago ako nakaano kasi sumasali pa ako sa mga ano yung POF sir. Tapos saka na discover. Nung pagdating ko kasi dito sir, hindi pa po kami talagang kumbaga ano sa sports ba. Kumbaga wala pa sa batas yung Pilspada o yung NPC Philippines. Parang yung nangyari sa amin sa Limpusa lang dati, ihingi lang sila ng budget kung ano lang yung bibigay. Ang kailangan lang talaga determination at saka ano ba. Yung paniniwala na pagdating ng araw, makukuha din yung tagumpay ba? Nung 2015 po, na-aprobahan po yung batas ng PWD athletes. Parang ano ba, ang saya-saya ng pakiramdam. Kaya yung dati na pagtitrining namin na parang nakatamlay, parang nanlilimos lang sa gobyerno ba? Ngayon parang mas doble na yung ano ba, yung pinapakitang performance kasi nasa batas na, nagkakaroon na ng allowance. So kailangan ibalik. Kung ano yung binibigay sa akin, ibabalik ko ng ano ba, yung may kabuluhan din. Kauna-unahan ko pong nanalo ng medalya sa ano sir, Tamalisya po. 400 meter freestyle, 2009 po. Yung di ko malilimutan, yung nag-qualify ako sa Singapore para sa Paralympics sa Rio. Kasi nag-ano pa kami, bago yon, nag-qualify pa kami sa Scotland. Hindi ko rin nakuha yung time. Sabi ko, Coach Tony, Coach, lalanguin ko lang tong 400 na to, bahala na kung ano yung nalabas na score, basta yun na. Ayaw ko na mag-qualify ulit. Kasi mahirap ng ano yun sir ba, mahirap makapasok sa Paralympic. Tapos yun, nilangoy ko hanggang dulo. Yung manhid ng katawan ko, umabot na dito kasi parang yung lamig ng tubig ba, pumasok na tapos wala na, hindi na makakick ng maayos. Kasi siguro naubos na ako. Pero bahala na. Tapos yun, pagdating ko doon sa dulo kasi kinakabahan ako, baka hindi ko nakuha yung time. Pag ganun ko, maya-maya tinignan ko, nakapasok yung time ko. Parang nawala yung hirap na dinanas ko nung pagtitraining ko. Ang paniniwala ko lang sa sarili ko na lahat ng tao ay may kanya-kanyang landas ba. Kaya yung Panginoon, lahat ng bagay ay binigay sa atin. Nang di natin nalalaman ba kung saan nalating sa atin.